So guys, welcome to Paris Informative. And yeah, eto. So nandito na naman tayo at paninonood natin yung sunset dito sa Sibuyan Island. So along the shore tayo, by the beach. At ganito lang kasimple ang buhay-buhay namin dito within the island. Very simple life, very simple living. Okay, so we will find out. We will be visiting some other places in Romblon, ladies and gentlemen. And then as you can see right now, across the Sibuyan Sea, that island on the far end is the Romblon proper. So bibisitahin po natin yan, ladies and gentlemen. What we can see in Romblon is a famous marble, the capital, marble capital of the Philippines. So ito na. This is Romblon, Romblon, the capital of Romblon. Very small island, but you know, ang ganda ng mga beach dito. Nakikita nyo naman yung ano, isang paraiso talaga. Okay? So aside from the marble, makikita rin natin yung napakaganda nilang mga beach at saka shoreline dito. So ladies and gentlemen, sit back and relax and we'll take care of your entertainment dito sa Romblon. Okay? Dito lang kayo tumutok sa Baris Informative. Alam nyo naman tong channel na to. Pinapasyala namin lahat ng magagandang tourist attraction all over the world. All over the places on earth. Best destination experience. Name it. Pinupuntahan ng Baris Informative yan. At isa nga ito, ang Romblon. Romblon. Aside from famous beach nila, resorts and everything, kung paano inuukit at ano yung mga product nila ng marble. As you can see from the mountain, yan yung marble. Diyan nila kinukuha yung marble stone. At for how many decades, for how many century na, hindi talaga nauubos yan. So can you imagine what kind of minerals inside this island? Parang pag pinutol mo, yung kahoy tutubo. Okay, so welcome to Romblon, ladies and gentlemen. So eto na nga, andito na tayo. Ginabi tayo nang dating dito, no? Kasi may ginasikaso lang kami sa Registry of Deeds at saka sa Kapitolyo ng Romblon. Kaya medyo na late ako ng filming. But this is the Romblon proper, ladies and gentlemen. So you can find peace and serenity at night here, dito sa plaza nila. Napaka-swabe, pero mo halos solo lang ng bata yung ride niya, oh, sa bisikleta. And then may mga konting magsigirog doon na nagde-date sa dulo. At yeah, this place where you can find relaxation talaga, total relaxation. So guys, welcome to Romblon, the marble capital of the Philippines. This is it. At mamayang konti, ipapakita ko sa inyo yung mga designs nila. Ano po? Mga designs nila, mga inukit nila, how they made it. Oh man, it's awesome. This is what we call art. Okay guys, ito na. This is what we call the product of marble. Okay, so ang ganda, di ba? See, I don't have time to ask the price, but sa halagang 300 pesos makakakuha ka na dito ng dekalidad, you know, na souvenir. And then sa daming yan, hindi ko na isa-isahin guys, pero itong nanay ko may napili siyang almeres at this is cost like 300 pesos I think. Pero syempre yung mga designs like swan, ganyan, dolphins, medyo may presyo na konti yan, baka nasa 500 to 600 yan. Ano po, but it's really a good price. Okay, so aside from that, ladies and gentlemen, meron pa tayong sisilipin doon sa kabilang store mamaya. Yan, punta tayo dito banda. So dito makikita mo yung mga dolphins na sinasabi ko sa inyo. May mga different sizes rin sila. Ayan, arowana. Okay, dolphins. Okay, at dito, ito yung nakapukaw ng ano ko, ng tanawin ko dito. Oh my God. It's showtime. So meron din palang ganun, guys. So for adults only, okay? So yeah, I don't know the price. I don't have time to name the price. But come and visit Romblon at magsasawa kayo dito sa ano, sa kanilang mga obra. See the elephant and everything, yung mukha ni Jesus andyan. Talagang kuha nila yung ano. Grabe yung artsmancraft nila. Talagang
Ayan, tingnan nyo naman, di ba? Pang ano talaga to, pang export talaga tong ginagawa ng mga ano dito, mga umuukit ng marble. This is an, you know, export quality. Kaya pag may mga cruise ships na pumupunta dito, ubos lahat ng paninda nila. Why? Because of the quality, because of the artisan craft. See? How, can you imagine bato, marble na bato, uukitin mo ng ganyan? Man! It's tough, man. It's a tough job. But then, again, they made it. Okay? So, ganun ang mga Romblomanon, sintibay ng bato. See this one? Eagle. Agila. Inukit nila, guys. Ganun. Bato yan, ha? Marble yan. Pero inukit nila. Wow. Ma-amaze ka talaga dito, guys. If you have time, come and visit Romblon. Romblon, the capital of Romblon mismo. Nandoon yung mga marble. Kasi ang daming islands sa Romblon. It composed of 21 island and islets. At mga kwan dito, yung mga tatlong malalaking isla is yung Tablas Island. As you can see on the other side, ito yung Romblon. At saka yung Sibuyan Island, where I came from. Okay, so nakita nyo, ang dami isla dito. So now, time to go back to Sibuyan again, ladies and gentlemen. At alam nyo naman, medyo hectic ang schedule ko ngayon because of some reasons, you know. But then again, at least na ipakita ko sa inyo, napasulyap ko sa inyo yung beauty ng Romblon mismo. The marble capital of the Philippines, guys. It's awesome. See that sandbar? Oh, man! Be a pleasant and relaxing moment for you guys. You can find a unique place on earth, which is they said the Galapagos of Asia. Welcome to Sibuyan Island. Guys, isa sa mga paborito kong motor na kinagisnan ko nung ako'y growing up, since my teenage life, is ito. Itong DT. Talagang paborito ko ito kasi dito ako natuto kung paano mag-drive ng mga matataas at talagang pangrampang motor. So ngayon, susubukan ko ulit kasi yung bayaw ko nakabili nito, which is vintage motorcycle. So susubukan ko ulit kung kaya ko pang irampa.